pang magpapaniwala sa iyo, driver. Kasi siya po ang kinikita. Hindi. Bago niyo ako kinikita, sinasuko lang siya o ako, di ba? Kasi imposible man dalawa kami mag-drive ng motor. Isa lang yan. Oo, sino ba? Ngayon, kung sino po yung may hawak ng motor, siya po ang authorized na tanungin namin. Siya rin po ang Pero bilang person of authority, pag tinanong ko kayo ng simpleng mamamayan, bakit po ako hinunguli? Tama ba? Sagutin niyo muna yung tanong ko. Oo, ma'am, sinagot kayo. Ba? Hindi naman po kayo hinunguli ang driver. Kuya, wait, hindi kuya. Kanina nga nagtanong ako, hindi sinagot. Oh, hindi, ganito. So, kayo nakaroon ko. Para maliwanagan kayo, opo. Ganito okay. Po. Ang enforcer, okay. Hindi po niya kayo. Okay, ano po ang traffic violation? Ano po kuya ang traffic violation po? No crash helmet. Saan po? Kasi ang alam ko po, ganito po ha, patawarin niyo po ako kung wala po akong alam sa batas. Okay? Ang alam ko po, kailangan mag-helmet kapag nasa highway ka. Tama po? Hindi po, basta sumakay ka ng motor. Tinatawad ka namin, mali. Ano po ang violation nito? Anong specific law ito? Anong specific ordinance ito na binayolate po? Na I have to wear helmet? Ano po? Ano pong violation? No crash helmet na. Kasi motor yung gamit mo, hindi bisikleta. Oo, no crash helmet. Ano po yung violation mismo na exact? Para ma-search ko po. 1, 2, 3, 4. Masa ticket naman yung law? Ayan sana, kaninang tinanong ko, di ba? Pwede nyo rin i-research yan, ma'am. Ayun, yun kuya. Yun ang point. Kaya ako nagtatanong. Pero kasi ma'am, ganyan sana pag tinanong. Para hindi po kasi kadalasan nagkakagulo po yung mismo. Alam mo ba, lahat ng tanong na hindi sinagot, lalo na kung maayos, nakakainis. Diba? Kahit ikaw eh, tanong. Kahit ikaw, kahit nanigil ka, dead mark sa'yo, nakakaasar yun. Ang dapat magpapaniwala po si driver. Eh paano kung hindi niya rin alam? Kaya niya yung ginawa kasi hindi niya alam na mali. Ganito po, bago tayo kumuha ng license, suni-seminar tayo, lahat ng violation nakikita. Naniniwala ba tayo kuya na lahat na kumuha ng lisensya alam ng lahat ng violation? Hindi, kaya nga po. Kaya sabihin mo nalaman. Kaya nga kuya, hindi ako naniniwala. Alam na ba yun? Tama ba yun? Sundong natin dyan? Yung pala, mali pala yan. Ito, sinabi mo sa akin, sino ba yung driver? Siya yung hinuhuli. Eh siya nga rin, hindi na alam. Ito, paano po? Ayun na po kami, ma'am. Okay na po yung nasigitan na po, sir. Nandiyan na po ba? Hindi po, lahat po yung pantay-pantay. Marami po kami tinititan dito. Hindi meron law na binayolate ka. Hindi sabi ko, sir. 128J, no cash. Ang driver dapat may knowledge na dapat ang cash niya ay merong helmet. Ngayon, pagka walang helmet, ma'am, siya na po ang bahalang kayo magtapod dun sa ibibigay namin dito sa inyo. Kasi pagka kami ang nagpaliwanag sa inyo, ma'am, patulad yan, wala ang aking knowledge. Pero ano mas ito lang, kuya, na high blood na lang. Dahil attitude si kuya, tinatanong ko siya ng maayos. Sir, maaari po bang magtanong para saan? Bakit po ako hinumuli? Para saan po ang ticket ko? Hindi ko sinabi, huwag mo akong tikitan. Hindi. Sir, maaari po bang magtanong para saan po ang ticket ko? Ano po ba ang violation ko? Sabi niya sa akin, ah. Hindi kasi ma'am kasi hindi kayo. Kaya ang kasabihan, yung driver, si driver, you are in person of authority. Opo, ma'am. Pag nagtanong ako sa'yo dahil member ka ng otoridad at ako ay regular na mamamayan, it's your responsibility to answer my question at let me know kung saan ako mali. Opo, diba? Ma'am. Pero hindi siya ganon. I want his name. Okay, ma'am. Nandito naman sa ticket. Okay naman po yun. Tingnan nyo na lang po sa ticket. Hindi, kuya. Sabi mo sa akin anong pangalan niya. Sir, andyan sa ticket. Yan. Andyan po. Kuya, pakita mo yung ticket. Kuya! Ito lang din ako, kapit-bahay lang. Hindi ba natin kita, ma'am? Pangit yung galon. Ito, pares ka. Ito, kuya. Si sir. Opo, ito. Maximo Roland. Sir, 128J. Pares po kayo.
lahat po ng tinikitan dito puro taga rito kasi hindi po kayo aware na mag- Wait, what is that? Documentation lang, ma'am. MMDA. Kung ba yan? Dito lang ba yan, sir? Hindi ba pwedeng sa buong ano, Quezon City po? Kunwari, Batas? Lahat po kasi, sir. Lahat po. Hindi, sige, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi sa pina-operate po, lahat po yan. No, kasi they're doing this kasi nga they're being recorded. It's a proof na ginagawa nila yung trabaho nila on certain times. Okay lang sana, sir, hindi lang po dito yan sa... Hindi, buong Metro Manila po kami po yung talaga. Wait lang, kaya. Ito siya, isa si sir kanina. Yes, ma'am. Maximo Roland. Rolling back mo? Okay, kasi hindi lang siya, sir. 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 Hindi kuya. Si driver ko. Pero kung may mga tanong naman. Hindi kuya. Kaya magulo yun. Magulo yun. Nagalit ako. Nagtaas ako ng boses kasi inatitudan niya ako. Hindi niya ako sinagot. Ang ayos-ayos ng approach ko sa kanya. Naliwanag mo naman po yata sa driver. Sir, hindi, wala. Pagkabigay, is that the proper way ng paghuli? Akin na lasan siya mo? Pagkuha, oh. Tapos sulat na agad? Ganun ba dapat? Pero para lang hindi. Pwede hindi sumagot? Hindi, sinasya po yung way. Pwede hindi sumagot? Di ba dapat pag hinuhuli mo, oh, sir? Sa kanya kasi obligasyon mo. Ay, ano to? Hindi. Oh, sir. Violation to ng ganito, titikita kita. Dapat ganun sinabi. Wala sana akong tanong. Wala siyang sinabi. Di ba nang binagdang ko kanina sinabi? Wala. Ganito ah. Oy. Sensya mo. Kinuha. Ayun na yun. Bali, kung may contest na lang po yun sa Pangulo, pwede na lang po sa magkita na lang po sa andyan po, ano, may address po sa pero kuya, maraming salamat sa pagsagot mo sa tanong ko. Kahit high blood ako, kahit susigaw ako, kalmado ka lang, maraming thank you. Ang init-init. Hindi po, ma'am. Hindi po, ingat po. Salbahe yan si kuya. Sir. Para naman to sa mga nato na mga sasakyan. Ayun yung sasakyan nila. Isa yata doon. Isa dito sa mga nato na sasakyan. Yung sasakyan.